Guys, welcome back to my channel, Kalemi Online. Have a blessed Sunday po ang aking pagbati sa inyo. Guys, no, at kung bago ka pa lang dito sa ating channel, subscribe po at i-click ang notification bell at para palaging updated at join po kayo sa membership natin. Okay. Bariya po natin, guys, ito po ang 5 piso year 1992, no. Pterocarpus indicus yung scientific name nitong naraplanto, eh, 'di ba? Kung di ako nagkakamali. Ito 5 piso, guys, no. So 1992, nasa 29 years old na ang coin nito, pero para sa akin nasa extremely fine condition pa siya, 'di ba? Kaya nilagay ko na siya dito sa kanyang capsule. Ayan ang kanyang reverse, yeah, 1992. Andiyan ang portrait ni Emilio Aguinaldo at lettering ng Republika ng Pilipinas at yung mint mark sa balikat, no. Ayan, at sa obverse, andyan nga ang kanyang value na 5 piso at yung Nara plant at scientific name na Pterocarpus indicus. Siyempre tulad ng dati, guys, hindi natin palalam kasi kailangan malaman natin ang value nito. Ayan naman ang ating pakay, di ba? Kaya nire-review natin itong mga old coins, mga bagong coins para malaman natin at ang value at lahat naman po yan may kanya-kanyang halaga yan. Hindi po pwedeng wala. Ayan, so dito tayo sa isang website. Kuha tayo ng idea, dito meron kasi 5 piso. Ito naman 1994. Kasamahan niya yan, eh. 1992 sa atin. Nickel brass ang composition. Ayan, circulation coin, no, 5 piso. Ayan. At ang coin value nito, guys, $3 to $5. No? Ito maganda na. Ayan, kaya i-comment nyo, guys, baka meron din kayong hawak nito. At pag maganda condition, $3 to $5 na. At hindi rin natin siyempre palalampasin sa ating paboritong website. And at namista, tingnan natin kung magkano ang binigay nilang value ngayon dito, no, ng mga numismatic. Ayan, 5 piso, Flora and Fauna series. Tama ba? Fauna o Fauna? Basta pareho lang yun, basta magkatunog, no. Ayan, guys, 1991 to 1994 kanyang years. Obverse, head of Emilio Aguinaldo, right. No, obverse pala yung andun yung ulo ni ano, sa baliktad pala yung pagkaka ano ko kanina. That may comments yan diyan, guys, no. The thickness is about the thickness. So guys, no, gusto lang niyo naman na makuha lahat ng information sa mga coin. Mas gusto ko kasi dito sa end at mistake. Puntahan niyo lang yan sa Google, may Google naman kayo. No. So 1991, guys, 4 na taon lang ang meron ito. 1991, 62, siya yung pinakamadami. No? At sa uncirculating condition, 58.93 yan ang value rito, no? 1992. Itong 1992 ang ating hawak at wala namang ibang variation, 29%. At siya po ang may pinakamalaking value na merong value dito. Uncirculated is 231.12, no? Sa uncirculated po yun, yung ating pong hawak is, sabi ko kanina, nasa extremely fine condition yan, no. So kung bibigyan natin ng value yan, para sa akin lang, kahit nasa 150, no, 150 pesos kasi extremely fine, no. Ayan, ganyan po ang halaga niyan, pero hindi ko po yan ibibenta kasi yung coin ko na yan, nag-iisa lang yan sa ngayon, eh. Dagdag ko yan sa ating mga koleksyon, no. Tapos sa 1993, 23% sa very fine condition is 24.27, eh. At yung 1994 ang may pinakamamaba na mintage, 9%, at wala siyang value dito. Ibig sabihin niyan, guys, yan ang mahirap hanapin, 1994. At kung meron kayo niyan, inaasahan na malaki. Siyempre, mas malaki ang value niyan. Sabihin natin nasa 1,000, no. Hindi lang natin ang mabibigyan ng eksakto yan, pero nasa 1,000 na yan, basta ganyan mga 1994 na mabababa ang mintage, lalo sa yung uncirculated condition. Siyempre, kung meron kayong hawak niya tapos uncirculated, ibibenta nyo ba yan ng 100? Siyempre, hindi, no. Medyo gusto nyo nasa 1,000 ang kanyang value. Alright, ayun na po ang content natin ngayon, guys. Mamayang gabi, abangan nyo po, baka makapag-live po tayo between 7 PM to 8 PM ang live natin, no. Ayan, so hanggang mamaya, guys, maraming salamat pong muli. God bless you all. Out muna tayo.